Basta nag-enjoy ka ba dito? Ay, syempre naman. Nakita ko mga IG stories mo eh. Non-stop. Hindi, ang maganda kasi dito talagang nakapag-band kami for 2 weeks. Yung first two weeks namin. Compared kapag syempre dito nag-shoot sa Manila, uuwi ng bahay, tapos meron pa mga ibang pinagkakabalahan. Yes. Doon nakafocus na kami sa isa't isa. So, mas nakilala namin ang bawat isa. And ako, sasabihin ko lang sa inyo na siyempre si Kat, nakasama ko na yan for the longest time. At talagang kaibigan ko yan, malamahal ko yan. And siyempre, love na love ko si Tita, na talaga ina-educate niya kami kung ilang feet na yung water. Dun, nasa speedboat kami. Tommy is such a good guy. Eto, so, seryosa. Hindi, si Tommy magaling na artista to, ha? Natural. Sobrang natural siya. Super natural. Mas sisikat pa to si Tommy. Parang gusto ko nga gumawa ng pelikula sa bandang Sagada eh. Ay. Na ano? Ako, yeah, may inside joke na. May private joke na sila. Yeah, baby ko. Son ko yan, si Tommy. Sakit. Pero gusto ko lang sabihin talaga kay Ate Shawi and kay Kuya Goma. Alam na lahat na sobrang gagaling nilang artista. At alam din na lahat na ang babahit nila. Pero iba pala yung kapag first hand mong ma-experience yun sa kanila kumpara sa naririnig mo. Sobrang I feel blessed na maging part ng moving to. Na kahit nag-uusap sila ngayon, hindi nila ako naririnig. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo. Ay, diyan mo na. Ayun, talaga ako, i-record ko to. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na sobrang blessed ako na nakilala kayo. At nakatrabaho kayo. Wow. Actually, i-request ko siya sa next movie ko. Ibang production yun eh. Parang wala pa tumatawag sa kanya. Like what? Well, ma-monitor namin niya. Pag matawagan si Jonas na pasama. Tommy, you wanna hear your story? How was it working with this cast? So, coming into the movie, I was very nervous, very shy, and I didn't know if I could meet the standards of my other co-actors, but they were so helpful and so understanding and patient with me, and I couldn't have been more blessed to be a part of this film. Dito ba, Tommy, nagka-Tagalog ka or English din talaga yung language ng character mo? So my character's from New York City, so it's English speaker, yes. New Yorker pala. There's some Tagalog lines, but... Okay. So... I guess one by one. Kat is an amazing actress, as we all know, but it's until I was working with her that I really understood how amazing she was. It's, yeah, amazing. Tita Sherry, one of the kindest people I've ever met. Very funny, and she treated me like a son throughout the whole... Naiiyak ha, Tommy. I am Ian Tommy. You were saying. Well, I was saying, Tita Sharon is amazing. She's treating me like a son, and I'm blessed for this opportunity. Tito Richard is very inspiring because he is non-stop working. If he's not working on the film, he's working as a mayor, and he's back and forth doing things left and right. And I very few moments I've seen him rest, even when we were all sick. So that's it's amazing. I really wanted to be like Tito Richard after seeing him and getting to know him during this film. Joros is one of the funniest, like Tita Sharon, one of the funniest, wittiest, most driven people I think I've ever met. He's definitely gonna go places big, and I hope when you become a big director, you know, get me for the most joking. I'm not lying, guys. Let's talk about it. But yeah, no, the whole cast. Tita Lisa is amazing. She's so sweet. She keeps feeding me soda and snacks throughout the whole trip, and just acting-wise, she's very natural and very amazing. Tito Freddy as well, sadly, isn't here today, but I love Tito Freddy. The time we did spend together, we worked out every day, and wow, like a son as well. So, yeah, everyone here is amazing. And I just heard, Tommy, nag-audition ka talaga for this role. Opo, nag-audition. Wow, congratulations. Tita Lisa, ikaw naman po. How was it working with this cast? And
Gaya na na-mention ni Ate Shao, can you go? First of all, I feel so fortunate to work again with my original anak in Dear Heart. And she will always be special to me. Kahit hindi kami magkita, no time nor space between us. And with Richard, after Kapantay Ay Langit, this is our film again with Sharon, after a long, long time. Now, finally, I got to work with God, who is so sweet. A good daughter to Min. Mabait na bata. And very good actress also. I'm fortunate to have worked with you. And then, si Tommy po ay napaka-gentleman, napaka-sweet. Inaalalayan ako palagi nito. Si Joros. And Joros. Joros. Hindi pinaalala mo, Ate Shao. Hindi. Unfortunately. Hindi pa. It's so sad. I lost my mom a few months ago. And then after 7 weeks, I lost my sister. So, this was a good movie to do para maaliw ako. And si Joros. Si Joros ang nagpasaya sa akin. Aww. So, kahit nabwisit ko rin. Bakit ito, Lisa? Bakit ka nabibwisit? Ano sinasabi mo, Joros? Hindi, love ko lang si Tito. Lagi ko siyang inaaliw. Kasi napaka-gullible ko, na madali akong maniwala. So, pag titripan ako, oh my God. Ay, love, pag wala ka sa set, ang lungkot. And, so, sayang wala dito yung aking husband dito, si Sito. Nagpapagaling po. Yung work namin between the two of us, si Sito, eh, dalawang matanda na, no? So, nagkakailisan. Si Sito's pretty well. I love him, and I wish him well. We miss him. Yeah. And he was so good in this movie. At saka, ano nga pala po, bukod sa talaga napakaganda ng mo, napakabait na mayor po ni Richard Gomez. All the drivers who drove for us, sinasabi na napakagaling yung mayor. And also, nagpapasalamat po ako kasi palagi niya kaming pinapakain ng lechon. Pati nung birthday ko, nung Halloween, pinadala niya ako ng lechon here in Manila from Ormoc. Uy, bakit ako wala? Ang sama mo! Uwi ka bukas, ha? Magpadala ka. All right. Ang ganda na mga